panahon natin ngayon na patuloy na naghihirap ang ating mga kababayan, ay kasabay nito na dumarami ang mga kabataan na hindi nakakapag-aral. Dahil dito, dumarami rin ang mga kababayan natin na hindi nakakahanap ng magandang trabaho. Sa pamamagitan ng TESDA, ang mga kababayan natin ay may pagkakataon na makapag-aral ng libreng vocational skill training upang mapaunlad ang kanilang kasanayan at mailabas ang kanilang mga potensyal at kakayahan. Dahil dito ay bumisita kami ngayon sa isang TESDA training facility na matatagpuan sa Los Baños, Laguna. At ito ang Yurimi Center for Hospitality and Culinary Arts Incorporated. Sa pagkakataong ito ay naabutan namin ang paparating na mga estudyante at ang iba naman ay nagpe-prepare na ng kanilang mga gagamitin para sa kanilang training. Dahil pinahintulutan tayo ng may-ari nitong training center facility na ito ay nais din naming ipakita sa inyo kung paano ba nila isinasagawa ang kanilang mga training. Good morning ulit. may tatanong lang kami, mga konting katanungan lang. Regarding naman din sa center na hindi tayo po, bilang po isang trainer nitong facility na ito, maaaring po bakang bigyan ng konting history? History nitong center. Noong una, marami kasi nagpapaturo, gusto magpaturo dito ng baking. So, ginawa ko naman yun kasi lalo nung pandemic. Para nilalaro nyo. Ang dami nun eh. Kaya overmix na kayo. Fold, push, push. Fold. Nagbabayad din nagbabayad ng mga estudyante. Pero, nabibigyan ko sila ng certificate. Nabibigyan sila dito ng certificate. Pero, walang certificate from TESDA. Yung official, ano talaga, na nag-training sila. So, yun talaga ang start. Gusto lang talaga namin na ang marireceive na training certificate ng mga estudyante ay talagang legit. Na talagang i-honor kahit saan sila pumunta, kahit sa ibang bansa. So yun ang inumpisahan na online siya dati. Kaya lang, nung bandang huli na ano ko na, what if gawin na talaga siyang pahingi po certificate, ipapasa lang namin sa trabaho. So, alam naman kami, talaga nag-training naman talaga sila, pero hindi official, hindi siya legit. Wala siyang tatak ng TESDA. So, kaya ginawa talaga namin ng paraan na maging na-registered ito sa TESDA. Oo. And mostly ng mga company ngayon, halos sinahanap mismo yung TESDA. Sito, ang ano, so, yun. Malaking tulong talaga. Oh, bali, Miss Grace, ano po kayong mga ino-offer niyong program dito para sa mga Sa ngayon, ang naka-registered sa amin ay yung bread and pastry na NC2 at yung food and beverage services NC2. Mm-hmm. Dalawa pa lang. Nag-start pa lang kasi. Tapos, ano, naka-curious kami sa mga estudyante. Parang, saan sila nagagaling? Ano yung saan lokasyon? Iba-iba, ma'am eh. Dato, MBS namin, meron akong estudyante na parin. Cavite. Ito nga, Kalamba. Kasi ang kapartner namin na industry ay from Kalamba. So, kapag ang nag-e-enroll dito ay taga Kalamba, tinatanggap talaga namin. Kasi para at least madali silang, yun naman ang usapan namin ng aming yung Kanlubang Golf and Country Club, na kapag may kailangan nila ng tao, sa amin sila kukuha. So, welcome dito mga taga Kalamba. Kahit malayo. So, maganda. Kasi pagkatapos nilang mag-aral dito ng TESDA, meron silang work na nag-isip. Yes, hindi lang talaga dito pag sanhan, pila, meron talaga kami. So, wala naman kasi nakalagay sa amin na di taga dito lang ang tatanggapin namin ng mga trainees. So, welcome naman lahat. Welcome lahat ng mga estudyante. Yes. Masisipag naman silang pumasok kahit kami, araw-araw na pasok. Paano nila nalaman na nandito yung school na pwede nilang pasukan? Kasi tayo eh. Nag-PPM lang talaga sila. Actually, yung mga nag-PPM, mga mistake po kami. So, hindi kayo makakasok araw-araw. Lalo na pag ang aming bread and pastry ay hands-on talaga. More on face-to-face. So, isa yun din sa dahilan bakit nagda-drying in yung ano. Kailangan ma-perfect nyo yan. Yung lambot, yung ano, walang
ang mga Pilipino ayaw niyan sa matigas na tinapay. Kaya nga hindi patok sa atin ang mga makinig. Huwag makipag-usap sa katanungan. So, yun talagang ang lalayo na sobrang hindi na talaga namin tinatanggap. Pero siguro hindi namin at social media, maaari. Hindi namin din, hindi rin namin alam eh kung bakit siya, ano. Kasi nalayo eh, di ba? Parang hindi naman din siya, kumbaga hindi naman siya daanan masyado siguro. Itong area na to. Tapos, ang daming pumupunta. Di ba sabi niyo, may Cavite pa eh. Yes, araw-araw na pasok ng taga Cavite. Ayun yung naabutan namin yung nakaraan ng taga Cavite. Nandyan ba siya ngayon? Tapos na po kasi yun, first batch. Ito ay ibang batch niya. Ito naman, ang mga taga nandito, alam ba, alam ko may pila dyan eh, pagsantahan. Araw-araw po sila napasok. Mahigpit naman kami sa pagtanggap. Kasi syempre, gusto namin talagang skill training nila. Mm-hmm. Ilang oras tumatagal yung klase nila madalas dito? 8 hours po. Pero yun ay ano, yun ang official na ano namin. Pero minsan, siyempre mga nag-uumpisa pa lang mag-bake, inaabot minsan kami ng alas 7, alas 8. So wala naman nagre-reklamo. Para matuto sila. Oo, kailangan talaga. Eh, ilang araw naman yung training na ang bread and pastry po namin ay 18 days. Then, ang FBS namin ay 4 days. So, ganda yung FBS. Thank you. Na-improve lalo. Talagang inano namin yan para ang mga estudyante namin ay na-train talaga sa restaurant. Talagang training namin ni same ng aming bread and pastry. Thank you, Miss Grace, sa pagpagula sa konting interview namin dito sa yung facility. Thank you po. Thank you. After naming ma-interview ang isang trainer dito sa Yurimi Training Center, ay pinayagan din kaming makausap ang ilan sa mga estudyante dito sa training facility na ito. Okay, so si Laika and si Sherry. So, isa kayo sa mga naging student nito ang Yurimi Center. Pwede po ba kayong interview ng konti lang naman? Yes. Nakita ko sa Las Banos. Sa may Las Banos. And then si Sherry. Las Banos. Same dito lang. Anong, bakit napili niyo itong center na ito, itong Yurimi, na pagpasukan nyo or para mag-enroll dito? First of all, yung credibility niyo yung may-ari, reputation please, saka yung years of experience niyo sa industry. Mm-hmm. And of course, TESDA po ito eh. Ito, syempre, pag TESDA, kahit na nanggaling ako sa culinary school, meron pa rin po akong mga natututunan dito na hindi na ituro dun sa culinary school. Kahit na diploma holder ako, maraming mga, parang na-refresh ako, and at the same time, yung mga knowledge na ibinibigay ni Chef Grace na na-miss na ituro po sa ano. So, na-enjoy niyo yung ano. Yes. Kayo dito nagte-training? Bali, 18 days po lahat dapat ko. Ngayon, nakakailan na kayo? Ika-ano po, 14. Oh, malapit na. Graduation. Eh, ikaw naman, bakit naisipan mo dito mag-enroll sa Yurimi Center? Training Center. Balik po, i-recommend lang sa mga sister ko kasi alam niya po na kasi from Patricia. So sabi niya, oh, ba? So mag-level up ng trading and production. Kasi nga, nakikita niya na si-share ako ng mga binibay ko sa house during celebration. Sabi niya, oh, baka gusto mong level up na commercial. Oo, so ibig sabihin, before pa lang, nagbe-bake na kayo. Yes, naghihilig na talaga siya. Eh, ikaw,
through word of mouth ng iyong sister. Ikaw, paano mo nalaman ng Yurimi? Kasama ko po kasi dati sa organization na Sisha Grace. Mm-hmm. So, nalaman ko yung Yurimi kasi school po niya doon. Mm-hmm. Tapos, pinapromote talaga niya sa mga kapasyon, saka sa industry po. So, kaya nalaman ko. Balita ko nga, kay Chef, meron na kayong existing business eh, no? Tapos naisipan mo ulit mag-enroll dito. Yes po, refresher po. Malaking tulong po sa business lalo. Kasi meron din tinuturo dito sa management, pag-manage ng business. Mm-hmm. Ako kasama pala siya sa tinuturo dito po. ni Chef. Yes. Okay. Sa ngayon, ano ang natutunan mo sa program na ito? Kasi ang ginagawa ko na sa household lang. Mm-hmm. So dito, nakikita ko talaga yung production percent na talagang pangaramihan na talagang yung quality is consistent mm-hmm. sa batch. Sa house, 6 lang kayo. So, maliit lang yung ginagawa mo. Dito, marami yung sinasabi pa rin siya. Akin yung pala pag big production. Lampas na ng household. Oh. Okay, so thank you. Like ka, ikaw naman, ano yung natutunan mo dito sa training? Kasi 14 days na kayo, di ba? So, ano na kaya yung natutunan mo? Yung discipline talaga, sa addition, at saka yung quality versus quantity. Mas binibigyan priority dito yung quality ng product. Hindi papasayin basta na lang. Lalo na sa business, no? Hindi pwedeng basta-basta na lang. Dapat talaga may quality. Okay. Ito, di ba? After nito, gagraduate na kayo, di ba? Excited ako. Graduate na kayo. So, anong magiging next plan nyo after graduation nyo dito sa Yurimi Training Center? Sa akin, since may existing business mo ito, ilalevel up ko yung business. I-apply ko yung natutunan ko ito kasi big help ko talaga. Then at the same time, gusto ko kasi yung mag-grow as a person. So, gusto ko rin mag-apply kahit na may business ako. Then, yung nakalinya rin naman dito sa pinag-aralan ko sa Tesla. Ayun, nagkaroon rin ako ng follow-up question. Kasi, mas pipiliin mo mag-apply. Business ka naman. Di ba mas malaki nga yung kinikita ng business owner kaysa empleyado ka, di ba? Yun po yung iniisip ng karamihan, pero pag negosyante ka, marami ka rin expenses at saka marami kang dapat na suportahan sa negosyo mo. So, hindi lang naman enough yun. At saka gusto ko rin, depende rin sa tao eh. Ako gusto ko talaga mag-grow pa. Ayoko ma-stuck lang sa business. Although, may kinikita ka doon, mas okay kung mas may kinikita ka pa rin on top of that. Okay, sige. O, ang mga paniniwala natin, no? O, si Anna ba? Si Sherry, no? Nawawala lagi ako sa pangalan. ano naman plan mo after nitong graduation? Actually, sabi ni Ma'am, o yung mga college graduates, yung mga interesado maging assessor. Pwede namang after days tayo methodology teaching. Mm-hmm. Tapos, maaaring training combined with the methodology. Maging trainer. Maging trainer dito. So, sabi ko, oh, pwede ko magawin yun. Pero hindi naman talaga yun yung nasa isip ko before. Naisip lang na, oh, nagpunin na po na opportunity. So, yan. Linya ko rin naman. Equipped na ako with the foundation. So, mm-hmm. I can do that. Nag-open si Chef ng mga options. And syempre, of course, yung production mismo, naisip ko, kaya ko na maging business owner with the production in mind. Kayang-kaya. Kasi before, household lang yung yung kaya ko lang mag-big for 6 person. Ngayon, kaya ko na mag-big sa buong village. Pero pinaplan mo rin ba na magkaroon ng sarili? Okay, as sa pagiging trainer, gusto mo rin magkaroon ng sariling income or business. Oh, di ba? Nakakatuwa. Kasi dumadami na yung mga
businessman and businesswoman dito sa Pilipinas. At the same time, natututo kayo. Ikaw, gusto mo magturo sa ibang mga gusto ding mag-enroll dito sa Urimi Training Center, o diba? Nata-transfer mo yung knowledge na natutunan mo sa ibang mga bata na kailangan pa nilang matuto, diba? At saka, at the same time, patas ang training din nila dito, tapos naging product mo siya. Alam mo, magiging, ano mo siya, magiging parang trophy. Trophy mo yung student mo pagkatapos nilang graduate. Tapos nagkaroon sila ng trabaho, naging successful sila in the future. So, before kasi, ano din ako eh, trainer din kasi ako before. Actually, naninis ko din ng magturo. Kaya lang, wala. Plugging na lang tayo. At saka naging, ayan, isa din kasi ako sa nagkaroon ng sariling business. Nag-focus na lang ako sa business din. Kaya, keep up the good work. Thank you so much. At binigyan niyo kami ng pagkakataon na makausap kayo. At kung ano yung natutunan niyo, na i-share niyo naman sa amin. Sana magkita pa tayo ulit soon. Thank you very much. Thank you.